atin pong minsan pambuksan ang ating mga Biblia. Tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of Genesis. Nasa Genesis chapter 12 po tayo. At mayroong 38 chapters pa tayong tatapusin. I hope na naging sanay na yung ating mga isip, mga tainga. Pakinggan yung salita ng Diyos mula sa Genesis hanggang sa Revelation. So, ang aking panalangin ay tayo ay magkaroon ng taingal na laging naghahanap o nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung mga naka-highlight na pula, kundi ang bawat talata sa 66 books of the Bible. So, yun po yung magandang ating ginagawa. Actually, yun ang ginagawa ng Diyos sa atin as church. Particular tayo doon sa Sula Scriptura, ang lahat ng sinasabi sa Biblia na siya ang ating pundasyon sa ating paniniwala. Ito ay kinasihan ng Diyos, ito ay Kanyang hininga, at ito ay hindi lamang isang text o isang book, kundi yung tinatawag na total Scriptura. So as we go on, nasa chapter 12 tayo, mayroon tayong 20 verses na titingnan. At hinati ko ito sa tatlong hati. Ang una ay, ang unang hati ay, the Lord God established the covenant. Ang pangalawa ay, by faith, Abraham obeyed the Lord. Pangatlo ay, God's preserving grace to His covenant people. So yun po yung major points na ating titingnan. And then, tingnan po natin yung every verses ng chapter 12. So muli ay tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Ang Kanyang banal na Espiritu ay patuloy na nagtuturo sa atin sa mga katotohanan na dapat nating matutunan. Dahil tayo ay alienated or ayaw natin ng totoo. Mas gusto natin na yung hindi totoo, kaya mabilis tayo natututo sa hindi totoo. But the good God is not just good all the time, but before the time, He is good. The Father and Jesus sent the Holy Spirit for us to lead in all truth. For a Christian to be not ignorant sa totoo. Kaya kung Kristiyano ka, na ignorante ka sa totoo, delikado yan. So, ang Holy Spirit ang siyang continuously teaches us all truths. Gusto ko lang basahin sa John chapter. Ito yung mga ilang introduction sa ating muling pagsariwa sa kung paano tayo pinapalago ng Diyos sa pamagitan ng ministeryo ng Kanyang Santong Espiritu. So we as Trinitarian Christians, we always look back what is the truth. The truth is the Holy Spirit is ministering us. He is making sure that we are not ignorant about the truth. 16 verse 7, sabi roon, nevertheless, I tell you the truth.
it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. The Helper, the Advocate, the Paraclete, that is the Holy Spirit. Pagdating mo sa verse 13, sabi roon, John chapter 16, verse 13, sabi roon, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Furthermore, kumbalik tayo sa chapter 15 ng John, verse 26. Sabi rito, but when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will bear witness about me. So we keep on understanding the things of God, the things about Jesus, or who is Jesus, who is the Father, because the Holy Spirit keeps on teaching us. Now, mahalaga ito sa ating kaunawaan dahil minsan pareho tayo kay Abraham na nagwa-wonder. We look for numbers. Diba? Kanina sa panalang ni Kuya Jojo, he looks for numbers. Of course, we pray for numbers. But I believe, we always look for the quality. We always look for the truth. We are the people of truth. Jesus is the way, the truth, and the life. We are more particular about the truth. And from that, God is telling us always, when we keep on studying, hearing His words. So ngayon, nasa chapter 12 tayo na Genesis. Tayo manalangin. Heavenly Father, thank you so much for this time. Thank you for your goodness. Thank you that you keeps on taking care of us. You send the Holy Spirit to minister us, that we may understand the truth about you, about the Godhead, the truth that we live, the truth that you want us to be in the truth, to live in the truth. Even Jesus prayed that you sanctified us with your words. Your words are truth. Thank you, let it be that the words, thy words in Genesis chapter 12, encourage us to know more about Christ. Encourage us to put our hope solely in Christ and His finished word. And this is all for the glory. This is we pray in your name, Jesus. Amen. So mayroon tayong tatlong puntos. The Lord God establish the covenant. So, ang title ng ating preaching sa hapong ito ay Abrahamic Covenant. Now, pag sinabi natin covenant, ang iniisip agad natin, ito ay agreement ng dalawang partido or agreement of two parties. But actually, kung titingnan natin dito sa chapter 12, ay hindi agreement ng two parties. Ang ating lagi napapakinggan, lalong-lalo na sa mga sa panahon natin, na covenant is parang treaty. Na meron tayong peace treaty sa isang bansa, so nag-agreed ang isa sa isa na ito yung ating gagawin. So part yun ng covenant. So dito, covenant is not bilateral.
but it is unilateral. So God established a covenant with Abraham. Hindi si Abraham lumapit sa sasabi, Diyos, Yahweh, ay dapat magkasundo tayo sa dapat natin gawin. Diba? Hindi. So pansinin natin na mahalaga ito or mahalaga natin itong maintindihan. When God entered in a covenant with us, with someone, in particular kay Abraham, hindi niya kinonsidera kung ano yung damdamin ni Abraham, kung ano inisip ni Abraham, kung ano yung mangyayari kay Abraham. Diba? So verse 1, sabi dito, sa verse 1, now, the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. God Himself, or the Lord, ang sa translation ng ESV ay capital L-O-R-D, that means Yahweh, called Abraham, this is what you will do. You need to go. Diba? Verse 2. So sabi ron, then, go and I will show you the land. Verse 2, sabi ron, and I will make you. So yung sentence, yung pangungusap is always referring to Yahweh who initiated the covenant with Abraham. Diba? Kaya mahalaga maintindihan natin ito. So sabi niyo, verse 2, sabi niya, I will make of you a great nation. Then, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. So ito na yung buod ng covenant ng Diyos kay Abraham. Then verse 3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the world, of the earth, shall be blessed. So yun yung three verses na focuses about God who established the covenant. God is the one who initiated the Abrahamic covenant. It is for God's glory and for the good of Abraham. Diba? So when God promised to us, to His people, it is for our good. So dapat lagi nating maisaisip yun. When God requires us, it is for our good. And it is for His glory. Now, we need to understand that what God does is always holy, righteous, just. It is all for His glory, and whatever God does, He does it for His pleasure. Hindi ito for the pleasure of Abraham. Kasi ang problema natin sa panahon natin, we look always for our pleasure. Ah, Lord, promise mo ito. Yes, that's God's promise. Para ma-serve yung pleasure ko. No, always look for the pleasures of God. So, kaya maganda makita natin sa kabuuan ng ating pagiging Kristiyano, mahalagam na makita natin who initiated. Kung bakit tayo naging Kristiyano? Why we believe?
So Yahweh or the Lord does not consider what is the condition of Abraham, the emotion of Abraham, the thoughts of Abraham, the potential of Abraham. Diba? What Abraham can do. Hindi yun ang konsiderasyon ng Diyos when He entered a covenant with Abraham. So mahalaga ito, mamaya sa ating patuloy na pag-aaral, dahil ayaw natin maging Christians according to our terms. According sa ating gusto lang. So narinig ko kanina yung panalangin na hindi po ang aming kaluban lamang, kundi ang kaluban mo. That is the biblical Christian view. We always look for the will of God, not our will. So maraming Kristiyano kasi hanggang ngayon, Kristiyano daw, pero they are so boastful. As if they are always looking for their free will as well as their responsibility. Well, we look to it most of the time as well. But we always keeps looking at it from the vantage or from the viewpoint sa sovereignty ng Diyos. At kung hindi, lalo tayo ang magulo. Now, God's covenant is not subjective. Hindi siya nakasubject doon sa response o sa gustong gawin ni Abraham. When God entered a covenant, it will push through. It will happen. When God decrees, it will happen. So God is not subjective sa discretion ni Abraham at this point in time, at even all the time. Ang nais ng Diyos lagi ang masunod. So kung titingnan natin, hindi ganun kadali yung sinasabi ng Diyos kay Abraham or ni Yahweh kay Abraham. Pansin ninyo ulit sa verse 1. You could not obey God if you understand what God demanded to Abraham. Kung ikaw ang nasa sa katayuan ni Abraham, you will look for logical reasoning to si Lord. Ang hirap yata niya. Verse 1. Balikan natin verse 1. Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. God is saying to Abraham, go somewhere you don't know, I know. Diba? Iwanan mo yung bansa. Pupunta kasi hindi mo alam na bansa pa. Iwanan niya ang kanyang bansa, yung kindred, yung pamilya niya, yung mga pinsan niya, or mga, then sabi niya, father's household. Si nanay, si tatay, iwanan. So that is, in verse 1. Sa huling phrase, sabi ron, I will show you. So, God or the Lord asked Abraham to go. For Abraham, it is a known place. Hindi niya alam. But because Abraham, I do believe, trusted God, yes, it is unknown for me, but it is known for God. I'll go. Diba? So yun yung beauty ng pagiging Kristiyano. Sometimes we could not understand where we are going, but we understand it is God who knows everything. And He brings us always in a good and perfect place because He is the author of good and perfect gift.
takes complete trust to God, who is saying, go. So Abraham believes what God said to him is worthy to be trusted, because God is clear what is the future. He holds the future. So hindi ito madali kay Abraham. Madali lang natin basahin, pagpalain si Abraham mula sa kanya, kaya ako ganun din. Diba? Ganda yun. So hindi madali. Then in verse 4, kita natin, Abraham responded by faith and went. Sabi sa verse 4. Sabi ko yung verse 4. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Alam niyo yung isa pang struggle maaari ni Abraham? He's 75 years old. Ang dami niya na-experience sa buhay na nagbibigay ng reasoning sa kanya, taka ba ako? Okay na, dito nga. Kailangan ko nga bang makinig ng Bible study, ayos na ako dito. Ay, walang Bible study. Verse 2, sabi dito, and I will make of you a great nation. Abraham, you go, and this is what I will do for you. Gusto na natin eh. Ito ang mangyayari sa'yo. Marami kang pagpapala. Laks, pumantig ng tayangan natin. Mayroon kang increase. Okay Lord, magsiserve ako sa ilan. Increase ng responsibility. Sige, pwede pa rin. Yan yung mga biblical Christian. I will make of you a great nation. I will make of you a great nation. So, it nagsasabi na mula sa'yo, gagawa ko ng malaking bansa. Naintindihan mo yun ni Abraham yun? Diba? Promise niya pa nga, you will be like the stars and the sun. Well, naintindihan niya yun because God is the God who promised. God is the God who will do, not Abraham. Kaya nga tagal niyang nanganap. Kay Sarah, nagmadali pa. Nanganap si Abraham sa pamagitan ni Sarah. How this has to happen? Maaring ang tanong ni Abraham. From him, the Jewish nation was established. Dahil hindi naman ho Diyos eh, Abraham. Siya ay Babylonian. Nasa province ng Ur. Nasa lugar ng Haran. Hirapi si Abraham. Pero God has promised. Kung papansin, magtingin tayo ng kunting history, they are dispersed for several years. Bago sila na-establish, it's about 300 years na nag-wander ang Jewish nation sa iba't ibang dako ng mundo. At isa sa mga ang tumulong sa kanila ay ang Pilipinas. Maraming refugees, sa about 1,500 ang refugees sa Makati. After 300 years, they are re-established. At ang Pilipinas, ang isa sa may buti, both na ma-establish ang kanila bansa.
Hindi na alam ni Abraham yun. Because what? Because God said, I will make your nation. I will make great nation from you. But I think, hindi lamang ito nakatingin doon sa physical na bansa. The Bible is saying a lot, a holy city. A city belongs to God. And who are those people belong to that country or to that nation? Yun yung maganda tingnan natin. Well, actually, kung titingnan natin ng kunting history, as of today, they are great not because of Abraham, but because God is with them. Jeremiah chapter 2 verse 3, basahin ko lang sa inyo kung paano ang Diyos ay sabi rito, Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest, all who ate of it incurred guilt. Disaster come upon them, declares the Lord. Israel was holy to the Lord. Yes, they are sinners, they are stubborn. But this tiny state. Sa Psalms 130 verse 8, tingnan lang natin yung isa sa mga gagawin pa ng Diyos sa bansang ito. Verse 130 verse 8, sa last verse, sabi nyo, and I will redeem Israel from all his iniquities. Now, Abraham will be a great nation. Pagpunta tayo sa Galatians chapter 3 verse 8 or 14. So medyo familiar pa sa atin or nag-ring pa sa atin yung mga verses na ito. Binasa pa lang natin for a couple of months. Or sabi sa verse 14, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. So ang promise na ng Diyos to Abraham is to bless Israel. But in Christ, it is goes far off. Dati ay sa nearby. Ngayon ay dahil sa... So nagkakaroon na tayo ng hint that really Abraham Akubinan ay hindi ito just in a physical sense, but ito ay sa future na darating. Pansinin pa natin sa Revelation chapter 21 verse 2. And I saw the holy city, sinulat ni John the Beloved, New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as bride adorned for his husband. Verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and the dead shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. So verse 1, sorry. So
yung mga taong nandoon, they are different tribes. Iba't ibang lahi. But because in Christ, which is Christ, from the offspring of Abraham, siguro tinatil ninyo last, ano yun, na siya ay galing sa lahi ni Terah. Diba? And in Jesus, it comes from the offspring of Abraham. And in Christ, yes, there is a great nation, a great city, a holy people. Why these people are so great? Because it is established by God the Father, planned from past eternity. It was redeemed by Christ, and it was sealed by the Holy Spirit. And this city, this nation, will be forever and ever and ever. Ito yung klaseng nation na that will never diminish, that will never conquer, that will never fall, because their king is Jesus. So yun yung ano, yun yung covenant na mayroon ang Diyos kay Abraham. Di ba napakagandang balita sa atin ng mga Kristiyano, and dahil sa kay Kristo, we are included sa covenant na yun. We are part of that great nation out from Abraham. Hindi naintindihan, maaari ni Abraham yun, siguro maintindihan nila pagdating na panunod. Wow! Ito yung ating lahi. It was fulfilled by Jesus. Sabi pa nun sa verse 2, I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless you so that you will be a blessing. Well, hanggang ngayon, si Abraham ay laging point of discussion maging sa hindi Christians. Yeah? So, famous din si Abraham kapag sa mga kaibigan, kapatid nating Muslim. They are isa sa mga propeta yon. Abraham, nakasama doon sa Hebrew chapter 11, Heroes of Faith, basahin lang natin. Pagbalikta na ako. Hebrew chapter 11, simulan natin sa 8, hanggang 10. Sabi ron, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was received as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. So God is the one who established that city. God who blessed Abraham. Wow. For us, convicted our sins, quickened by the Holy Spirit, place our trust in Christ. What a blessings we have in Christ. Colossians chapter 3, kumbalikan natin. Ito yung komentary sa He will be a blessing
nations. Simulan natin sa verse 8, Galatians chapter 3. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all nations be blessed. Verse 9. So then, those who are of faith are blessed among with Abraham, the men of faith. Verse 10. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and of them. So praise God, we received the promise. We received the gospel of Christ. And we are justified because of our faith, not because of our deeds to the law. Dahil hindi natin kayang sundin ang law. Sabi ni James, kapag sinunod mo yung siyam, at ang isa hindi mo nasunod, then it is that kind of covenant is covenant with grace. So, napakaganda makita yung pagpapala ng Diyos doon na prinamis kay Abraham, it passes to us. Kaya nga sabi ng Hebreo, sabi ng Galatians, prenits, good news ay prenits nung una pa man kay Abraham. Romans chapter 9 verse 4 to 5, tingnan lang natin yung commentary ni Paul pagdating dito sa chapter 12 verse 2. Chapter 9 verse 4 hanggang 5, sabi niya, "Dear Israelites, unto them belong the adoption, the glory, the covenants, and giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and from their race according to the flesh, is the Christ who is God over all, blessed forever." So actually, that covenant is for, not for us, but it becomes to sa atin as intended by God in Christ. So it's all by grace. Kaya hindi mo pwedeng pagmalaki na because I believe, because I receive. The question is why you believe. The question is why you receive. Because we are convicted of our sins that we need a Savior, Jesus Christ. We are convicted that we could not go to heaven by obeying the law. Because we sin against God dahil hindi natin kayang sundin ang batas ng Diyos. And it is Jesus alone who followed the law. Verse 14 ng Galatians, sabi dito ulit, "So that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith." Mahalaga ito sa ating kaunawaan na in Christ we become a covenant with God. We are included in the Abrahamic covenant. At sabi rito ni Paul, we receive the promised Spirit through faith. It is not by word. It is according to the promise. And by faith, we receive that promise in Christ.
Kung babalikan natin ang verse 1 to 6 ng Galatians, sabi ron, "O foolish Galatians, who bewitch you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish having begun by the Spirit? Are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain,